Matapos na opisyal na maluklok bilang Vice President, agad na sinimula ni Vice President Sara Duterte ang pagtatatag ng mga satellite offices sa iba't ibang panig ng bansa. Sa pamamagitan ng satellite offices, maisa sa katuparan ng Office of the Vice President ang vision nito na abutin, pagsilbihan at magbigay ng makabuluhang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Dahil sa mga satellite office, hindi na lamang mga residente ng National Capital Region ang mabibigyan ng serbisyo ng OVP, kundi maging ang mga taga-Visayas at Mindanao. Simula July 2022, nagsimula ang operasyon ng OVP satellite offices sa Bacolod, Cebu, Dagupan, Davao, Surigao, Tacloban at Zamboanga. Ngayong taon, binuksan na rin ang satellite offices sa Isabela, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at Region 5. Dalawang extension offices naman ng Public Assistance Division ng OVP ang binuksan, isa sa Lipa, Batangas at isa pa sa Tondo, Manila. Ang pondong ginamit para ipatupad ang mga programang ito ay sakop ng kabuuang alokasyon na inilabas noong 2022 para sa OVP na nagkakahalaga ng 973.21 million pesos. Kasama na rin dito ang pondong ginamit para sa pagtatatag ng satellite offices at extension offices at ang pagpapatakbo ng operasyon ng mga ito. Para sa Medical Assistance Program mula January 2023 hanggang July 2023, tinulungan ng OVP ang 52,472 beneficiaries. Katumbas nito ang mahigit sa 550 million pesos. Ang Burial Assistance Program naman ay nakatulong sa higit na 11,606 beneficiaries na ang katumbas naman ay mahigit sa 56 million pesos. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa suporta ng buong Administrasyong Marcos, inaasahan ng OVP ang tagumpay ng mga serbisyo at programang pampubliko nito na magdadala ng makabuluhan at pangmatagalang epekto sa buhay ng mga Pilipino. Iginagalang ng OVP ang pangako nitong maghatid ng mahusay, accessible at tumutugon sa mga pampublikong serbisyo at programa para sa ikabubuti ng lahat ng Pilipino. Ang mga inisyatiba ni Vice President Sara Duterte ay nagbibigay ng agaran at pangmatagalang epekto sa buhay ng mga Pilipino. Ang inisyatibang ito ay napapanahon at tiniyak na tumutugon at tugma sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Nakatuon din ang mga ito sa pagpapahalaga ng edukasyon, pagiging makabayan, pagpapataguyod ng kapayapaan at pagkakapantay-pantay at ang pagsusulong ng isang ligtas at matatag na kinabukasan. Ang magnegosyo taday ay tutulong sa mga grupo o sektor sa mga komunidad. Tatlong grupo na ang nabigyan ng tig 150,000 pesos sa ilalim ng magnegosyo taday. Ito ay gagamitin nila sa kanilang livelihood projects. Daan-daan iba pang mga grupo ang sumasailalim sa assessment kung kwalipikado ba sila sa programang ito. Bukod sa kapital, sasailalim din ang mga beneficiaries sa financial management para matiyak na mapapatakbo nila ang kanilang mga proyekto ng maayos. Noong Mayo naman ay inilunsad ng OVP ang pagbabago, a Million Learners and Trees Campaign. Tatlo ang aspeto ng kampanyang ito. Una, ang kahalagahan ng edukasyon. Pangalawa, ang pahalagahan ng oral health. At pangatlo, ang kahalagahan ng kalikasan. Target ng OVP na makapagbigay ng 1 million bags na may lamang school items at dental kits at makapagtanim ng 1 million ng mga puno bago matapos ang 2028. Mula Mayo hanggang Hulyo, nakapagbigay na ang OVP ng 11,108 na mga bags. Dagdag ito sa 8,640 bags na nauna nang naipamahagi ni Vice President Sara Duterte bago pa man opisyal na simulan ang kampanya. Inaasahan na bago magtatapos ang 2023, aabot sa 180,788 bags ang maibabahagi ng OVP sa iba't ibang panig ng bansa. Sa pangunguna naman ng satellite offices at mga partner organizations ng OVP, nakapagtanim na ng 34,137 na puno sa iba't ibang bahagi ng bansa mula Enero 2023.
ang You Can Be VP program, nagbibigay ng natatanging karanasan sa mga batang mapipili na participant nito. Makakasama sila sa opisyal na lakad ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa kung saan magkakaroon sila ng oportunidad na maobserbahan ng official function ng isang pangalawang pangulo. Narito ang ilan pang programa at proyekto ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Nagsimula ang Gibring Sakay program na may tig-isang bus na nakadeploy sa mga lungsod ng Bacolod, Cebu, Davao at dalawang bus sa Metro Manila noong nakaraang taon. Sa pagtaas ng pangangailangan ng publiko para sa karagdagang transportasyon sa Metro Manila, nagdeploy ang OVP ng dalawa pang bus para sa bagong ruta ng Commonwealth Quiapo noong Marso. Ngayong taon, sa 7 bus, ang Libreng Sakay program ng OVP ay nakapagsilbi na sa mahigit 353,700 Filipinos. Ang Disaster Operations Center naman ay tumutugon sa mga LGU at mga emergency agencies sa panahon ng sakuna. Sa ngayon, nakapagsagawa na ito ng kabuuang 78 relief operations sa buong bansa at nakapagbigay sa 62,308 family beneficiaries ng 103,857 relief goods. Ang OVP Relief for Individuals in Crisis and Emergency Bags naman ang nagsisilbing dagdag sa tulong na naibibigay ng Disaster Operations Center. Ito ay pinapamahagi sa mga tao na kakaranas ng krisis. Ang Kalusugan Food Trucks ay nakadisenyo bilang mobile kitchen na magdadala ng mga pagkain sa mga emergency responders sa panahon ng sakuna. Ang mga Kalusugan Food Trucks ay ginagamit din sa pamimigay ng buns sa mga benepisyaryo ng Panserap Project. Ang Panserap Project naman ay tutugon sa problema sa malnutrisyon ng donors sa 20 paaralan na may pinakamataas na malnutrisyon incidences sa buong bansa. Ito ay unang ipinatupad sa Tamugan Elementary School sa Davao City at Nuro Central Elementary School sa bayan ng Upi sa Maguindanao. Sa loob ng 120 araw, ang mga mag-aaral na kulang sa nutrisyon ay nakatanggap ng Panserap Buns na siksik sa bitamina at mineral na kailangan sa paglaki at pag-unlad ng mga bata. Sa loob ng 95 days, aabot sa 69,635 Panserap Buns ang naipamahagi sa 733 malnourished learners sa Tambugan Elementary School sa Davao. Sa Nuro Central Elementary School sa Maguindanao, 47,880 Panserap Buns naman ang naipamigay sa 1,064 learners sa loob ng 45 days. Napansin agad ang pagbabago sa timbang ng mga learners bago pa man matapos ang 120-day implementation period ng programa. Pagpapalakas ng mga komunidad, kabuhayan at trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Dito nakaangkla ang mga programa ng OVP para sa mga Pilipino sa buong bansa.